Hello guys, welcome to my YouTube channel at ngayon po, papakita ko sa inyo kung paano ako gumawa ng masarap na biko. Dito, hindi niyo po kailangan magbawas ng atik dahil tamang-tama ho yung sukat na ipapakita ko sa inyo. Kaya kung gusto niyo matuto sa paggawa ng biko, tingnan niyo lang po ang buong video at huwag niyo po kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-like ang ating video. Sana magustuhan niyo yung ating gagawing biko. Ayan, simulan natin ang paluluto. Dito, meron tayong malagkit rice. Tatlong lata ho siya ng malaking sardinas, yun yung sukatan namin. Tatlong lata o katumbas yun ng 1.20 kilograms. Katapos, meron tayong kinadgad na niyog. Ayan, baling tatlong buong niyog ho siya, yung malaking niyog. Pagkatapos, meron tayong 1/4 kilo brown sugar, tsaka 1/4 kilo black sugar, yung tinatawag na kinugay. At saka mani. Okay, ayan, simulan natin ang ating pagluluto. Una, kailangan mo natin isain yung ating bigas. Sukat ho niya is tatlong lata ng sardinas. Yung malaking lata ng sardinas, kung nakikita niyo, kung wala ho kayong ganun, katumbas ho siya ng 1.20 kilograms. Pero kung gusto niyo lang, yung isang kilo lang, so kailangan nyo rin bawasan ng kaunti yung ibang ingredients natin. So yan ang tips ko dito sa inyo. Kung magluluto kayo ng malagkit rice, hindi niyo kailangan ng madaming sabaw dahil konti lang kailangan niya dahil mabilis ho siyang maluto. Hindi niyo kailangan ganyan ng sabaw, baka magiging lugaw pa yung ating gagawing biko. So ayan, habang hinihintay natin maluto ang ating sinaing, kailangan mo nating ihanda yung ibang ingredients. Okay, ayan, dito nakahanda ng ating kinadgad na niyog. So lalagyan lang natin siya ng tubig. Isa't kalahating baso lang ng tubig ang ilalagay natin. Huwag ka ho kayo mag-alala kung kaunti lang, sa tingin nyo, kaunti lang yung ating gata. So ito ho yung tamang sukat. Isa't kalahating baso lang ilalagay natin sa tatlong buong niyog na kinadgad. Yan yung basong ginagamit ko sa pagsukat. Regular size lang ho siya, hindi ho siya masyadong malaki. Yun lang ho yung ginagamit kong pagsukat dahil yun yung nasanayan namin at yun yung tamang sukat talaga. So kailangan mo lang natin biga ng maayos para makuha talaga yung tamang katas. Ayan. Ayan, naluto na yung ating malagkit. So susunod naman natin, maglalagay tayo ng gata dito sa ating kawali. Yan, kung napapansin nyo, kaunti lang yung gata. Hindi ho siya ganun kadami. Dahil ito lang ho yung kailangan natin. So kapag kumukulo na yung gata, lalagyan mo natin ng brown sugar at haluin ng kaunti. Yan, susunod man natin yung ating black sugar o yung natawag nating kinugay. At saka yung mani, optional ho siya. Pwede naman hindi lagyan ng mani, pero mas masarap pag may mani. Kaya yan, hahaluin lang natin ang hahaluin habang kumukulo. Baka magiging, madali ho siyang magiging latik. Ang kagandahan ho talaga ng kaunti lang yung gata, mabilis ho siyang magiging latik. Hindi nyo kailangan ng mataas na oras. Ayan, latik na. Ihahalo lang natin ang ating lutong malagkit rice. Yan, unti-unti natin siyang ilalagay at saka ihalo. Yan, kung napapansin nyo kung bakit kailangan lagyan ng black sugar o yung lagyan ng kinugay yung ating ginawang latik kanina, dahil ito ho yung nagpapabilis na maglatik at saka nagpapabalansi ho siya ng tamis, hindi ho siya masyadong matamis. Kaya kailangan natin yon para hindi magiging masakit yung ating lalamon kapag gumakain tayo ng biko. Tsaka isa pa doon, nabango ho siya. So, yun yung isa sa nagpapasarap ng ating gagawing biko. Yung mani ho, optional ho. Kailangan, kung gusto nyo magiging mas masarap yung ginawa yung biko, pwede nyo siyang lagyan ng mani. Kailangan lang ho talagang haluin ng maayos para magiging pantay yung kulay at saka yung lasa.
para wala hong maiwang puti. So yan, pagkatapos yung haluin, ayos na natin yung forma niya, i-shape lang natin ng kaunti. Dahil kakasya natin yung takip ng kaldero nito pag sinaing na natin. Yan, isasaing lang natin ng kaunti. Mga ilang minuto lang kung isaing natin, kapainitan lang ng kaunti. Tatakpan lang natin ng dahon ng saging at saka yung takip ng kaldero, yung kasyang takip. Kailangan yun para hindi lumabas yung init kapag sinaing na. Yan. Paapuyan lang natin ng kaunti. Yan, hinaan lang yung apoy. Mga 2 to 3 minutes, okay na. So, ayan. Yan, luto na ang ating biko. Yung masarap na biko. Yan, kung napapansin nyo sa gilid ng kawali, may mga parang nagiging kindi yung latik dahil espiso ho yung latik na ginagawa natin. So, ayan. Yan yung resulta ng ating ginawang biko. Ayan, kung gusto nyo makita yung tamang sukat ng ating mga ingredients, tingnan nyo lamang po sa ating description box. Ilalagay ko ho siya doon. At huwag nyo po kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel at ilike ang ating video. Maraming salamat po.